Hello guys, it's me again. Nako, napakapayapa dito sa ano sa bukid guys. Pero bago nyo mapagdesisyunan na manirahan sa bukid, dapat condition yung utak nyo, condition in a way na ano magbabago yung regular na ginagawa mo. Tulad ko, 'di ba, sa ilang years ako sa ano sa isang syudad, 'di ba? Tapos ngayon ilang years ako sa Maynila, tapos ngayon nandito ako sa bukid. Mismo internet dito napakahina, guys. Gumagapang yung internet dito. Siguro na sanay ka na ano, palaging may internet 24 hours, no. Maninibago ka dito. Tsaka ano, sa una medyo masarap sa pakiramdam kasi 'di ba nga. Ay, wait lang. Puntahan ko lang yung mga kambing ko, guys. Ay, nako. Tumapit na naman dito sa gym, Alina. Hey. Huwag kayo dito, anak ng tete. Bawal kasi sa kanila yung Gemelina, guys. Doon kayo sa kabila. So, yun nga, guys. Bago nyo mapagdesisyonan na manirahan sa bukid, dapat condition yung ano yung mindset niyo ba. Kumbaga, kasi baka mabigla ka tapos nakapag-invest ka na dito sa mga gusto mong ilagay dito sa ano, halimbawa sa part niyo, kung gusto niyo magstay sa bukid, nakapag-invest na kayo. Tapos biglang nagbago yung isip nyo. Sayang lang yung inipon nyo na ano na pera tsaka yung time, money and effort para mas mabilis. Yan. Sayang lang, guys. Kaya pag-isipan niyo mabuti talaga. Uy, anak ng teteng, pumasok yung Rhode Island ko dito. Bawal ka dito. Labas, labas. Uy, pumasok. Shhh. Angay. Shhh. Off limits kayo dito. Diyan lang kayo. Pag dito ka sa bukid, sa'yo lahat ang trabaho, di ba? Hindi tulad sa pagiging empleyado na 8 hours ka lang, pwede ka na mag-out, tapos magawa mo lang yung mga task mo ay okay na. Dito sa bukid, kailangan ikaw lahat. Pagkatapos ng damo, pagpapala ng mga ano, ng mga dumi ng mga hayop. Yun, pag ikaw din yung doktor sa mga alaga mo, all around ka dapat dito. Ikaw din yung karpintero, di ba? Ganun. Ikaw lahat. Ito, ginawa ko yung vlog na to kasi gusto kong i-share yung pakiramdam ng ganito na ano, na from the city, tapos dito na sa bukid na nirahan. Masaya din naman kung ano, kung ako talaga, matagal ko ng plano talaga to. Alam na mga katrabaho ko yan kasi ilang years kong binabanggit sa kanila yung plano ko na to na ano, time will come, uuwi ako ng probinsya, dito na ako maninirahan sa bukid.
mag-aalaga ako ng mga manok, mga bibe para sa balutan. Sa ngayon, meron akong mga Rhode Island na mga sisiu dito, guys. Ayan sila. May mga shamu din ako ng mga manok na kagala. Tapos may mga broiler din ako dito. Tapos dito naman, meron akong Rhode Island na nangingitlog na. Marami na akong sisiu niyan, guys. Umabot na ng mga 100 na piraso. Meron pa akong nakasalang sa incubator. Yan sila, nangingitlog na sila, guys. Meron pa akong nakasalang sa incubator. Tapos doon naman yung ano, hala, nainita na pala yung mga ano ko doon, mga broiler ko. Ito naman ready na to for ano, for harvest na to, guys. Ngayong darating na Friday, mag-harvest tayo nito. Magde-display ako sa ano. Magde-display ako sa parang ano. Ay, naku. Parang bazaar sa ano dito. Ato. Natinik ako. So, yan yung mga broiler, pinapakain ko sila ng damo. Para hindi lang pure feeds yung kinakain nila, guys. So, separate ko yung vlog ko kung paano ko naisip yung ganito at yung advantages ng ganito tsaka mga disadvantages. At nakakatuwa rin kasi namumunga na yung mga ano, namumunga na yung mga prutas dito. Ilang years na hindi namunga, guys, kasi matagal kaming wala dito. Walang nag-aalaga nitong maliit na lupa na iniwan sa amin ng tatay namin. So 15 years walang tumatao dito. So ang mga nag-harvest lang ay yung mga kung sino lang. Dito sa mga prutas dito, meron kami mangustin, lansones, mangga, may langka kami dito, may rambutan, may avocado kami, star apple, tsaka marang, sa Bisaya, marang. Yun, guys. Kailangan lang natin na ano, na maging ready lang talaga sa kung ano man yung ay lalo na sa mga nag-comment diyan sa ano sa mga videos natin na oy ang ganda naman diyan sa ano sa bukid ng ganyan. Sa pakiramdam lang yan, guys, na maganda kasi parang part na natin yan as human being na nakaka-appreciate talaga tayo ng nature. Hindi na maiiwasan yan. Pero ang tanong doon kung magtatagal ka ba sa bukid, di ba? So, yun lang. Ito, papakita ko sa inyo mangustin. May mga bulaklak na rin. Yan, mga bulaklak ng mangustin, guys. Yan. Marami pa yan dun sa taas. So, yung lansones natin. Okay. Natutuwa ako kasi matagal ko nang pangarap yung makapanirahan dito. At ito nga natupad ko. At nakapag-alaga naman ako ng mga gusto kong alagaan ng mga hayop. Medyo kulang pa kasi kulang tayo sa budget. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Sana kung may mga tanong kayo, lalo sa mga followers natin, may mga tanong kayo about dito sa setup ko na to. Kung paano ako nag-transition, PM nyo lang ako, walang problema sa akin, available naman ako dito, kontrolado naman yung oras ko, busy lang talaga sa umaga tsaka sa hapon.
pagtanghali ay kasi nagpapakain tayo ng ng mga alaga natin. Kaya busy sa umaga at sa hapon. Pagtanghali naman pagka may ginagawa ako na pagkakarpintero, mga kulungan ng kulungan ng mga manok. Yan, medyo busy din tayo, pero pagka wala tayong ginagawa, yan ito. Willing naman ako mag-reply sa inyo kung may tanong kayo, guys. Ay, ako. Yan, napakatahimik. Napakatahimik dito. Maririnig mo lang yung mga huni ng ibon, yung mga alingaw-ngaw ng mga Ayun, yung mga hindi ko alam, gangis yan sa Bisaya eh, yung ganyan na tumutunog sa ibabaw ng nasa taas ng mga ng puno ng niyog. Mangga dito, dami na ring bulaklak. Ayan. Tsaka pomelo, walang kumakain yan. Kung tatanungin niyo ako alin yung mas gusto ko, yung buhay ba dito sa bukid or buhay sa syudad, dito ngayon talaga nasa point na talaga ako na masasabi ko na mas gusto ko yung buhay dito sa bukid, guys, kaysa syudad. Mas gusto ko yung ditong diba? Malayo sa stress. May mga kulang talaga lang, lalo na pagka pagka may mga nakasanayan kang kainin, may nakasanayan kang gawin. Sa syudad kasi more on convenient yung side ng ng mga ginagawa mo, kasi may mga technology or may mga machines na ginagamit. Dito puro mano-mano yung nasa bukid. Eh tatakpan ko lang ng yero tong yung naka pastol na mga broiler ko. Alright, guys, yun lamang po sa vlog na to. Sa hindi pa naka-follow sa ating YouTube channel, please follow Super Bros TV, guys. Unti-unti mag-a-upload ako ng mga videos. Ito talagang walang edit to, guys. Dediretso ko upload to. Kasi wala na rin akong time mag-edit nito. So, yun lang. Update ko kayo sa mga alaga natin dito, sa mga manok. Again, uulitin ko, meron tayong mga heritage na manok, meron tayong Black Astralorp, meron tayong BPR, Buried Plymouth Rock. Meron tayong Light Sussex, Rhode Island, Japanese Shamu, tsaka mga native na manok. Broiler din pala, meron tayong broiler. Alright. So yun, update ko kayo time to time pagka may free time ako. Mag-upload ako ng mga videos. Sana ma-follow nyo ako. Once again, this is Kuya Bros. Alright, happy farming!